Tambaloslos. Hayop na word yan, ano? Ayan po. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on doon sa word na tambaloslos eh. No? Talagang tinanong ko kung kahit kani-kanino eh, isa lang talaga yung ibig sabihin. Walang kwenta nga daw. So mga kababayan, dito naman po tayo. Ito si PBBM, mukhang may pinaparinggan. Ano po. Eh, alam naman po natin na merong mga napakaaga pa lang, kakapanalo pa lang, wala pang isang taon, eh, meron ng mga bumitaw, meron ng mga nangibang bakod, meron ng kesyo let Sara lead daw na gano'n, at chuchu na ngayon, ano? Meron ng mga nagpapasira doon sa mga unit team, kesyo daw, nag-aaway ang presidente at ang asawa, at kung bahala kayo, ang dami niyong nalalaman. Ano, kesyo daw hindi okay ang vice presidente at ang ating presidente. O eto, mga kababayan, yung mga tao na maagang bumitaw at maagang tinalikuran ang suporta sa ating Pangulo, meron pong parinig ang ating Pangulo sa kanila. Mahal na Pangulo, ikaw na po ang magsabi. May kailangan lang yan. It's just cute. Umpisang-umpisa pa lang, ano? Yung mga maagang bumitaw, maagang hindi na sumuporta sa Pangulo, may kailangan lang yan. Ganun daw. So unang pumasok sa isip ko, baka humihiling sila na ma-i-appoint sa gobyerno, magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kaya biglang tumiwalag. Ano? Tuloy niyo po, mahal na Pangulo. Nagpapakyut lang yan kasi may kailangan yan. Oh, nagpapakyut nung panahon ng election kasi may kailangan yan. No? Ako naman po, mga kababayan, bilang suporta po, no, sa ating Pangulo at Vice Pangulo, lalong-lalo na nung election, ano, mga kababayan, madami pong ano, nandyan yung nagpamigay tayo ng t-shirt at kung ano pa, mga sombrero. Yun po ay lahat ay galing sa aking bulsa. Yun po ay, kumbaga, walang halong pag-aantay na ilagay ako sa posisyon. Ano ba mapapala sa akin kapag nasa gobyerno ako? Mang-asar lang ng mang-asar. Mambisit lang ng mambisit. Ano po? Yung pambubisit naman po natin, mga kababayan, ito ay, kumbaga, banat lang natin doon sa mga, alam nyo na, yung mga pinklawan na mahilig na magsabi ng mga balita na wala namang katotohanan. So tayo naman, tayo, ginaganti lang natin ang ating Pangulo, no? Inire-rest back lang natin ang ating Pangulo at ang ating Vice Presidente sa kadahilanan po na wala namang mga panahon yan eh para makipagbardagulan. So kami na lang po. And hilig ko lang po yun, makipagbardagulan. Pero yung sasabihin mo, kaya yan si Mark Ramos, kaya ano yan, nakasuporta yan, nakatunga nga yan, naghihintay yan ang posisyon sa gobyerno. Wala pong ganun, mga kababayan. Masaya po ako sa aking mga negosyo, masaya po ako sa aking trabaho at hindi ko na po kailangan pumosisyon sa gobyerno para lang kumita ng pera. So ituloy po natin, ano? Kasi merong mga sumuporta nung election. Oh, todo suporta, todo BBBM, ang galing, 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 galing. BBM, Inday Sara, galing, galing, galing. Tapos kapag ano na nung nanalo na, 'di ba? Siguro nagkakabigayan na ng posisyon. Hindi siguro napagbigyan eh kung hindi naman talaga kaya yung posisyon, 'di ba? O hindi kaya yung manungkulan sa gobyerno eh bakit ibibigay, 'di ba? Oh, tuloy. Kayo kilala niyo kung sino yung mga 'yan, ano? Tuloy. We got that. Can I say this? We developed a bullshit detector really early. Sandali. Really early. Sinabi ang ating Pangulo. O, mag-hi ka muna, anak. Hi! Naka-live po tayo. Tingnan nyo, live na live tayo. Say hi muna, hi! Ang kulit mo eh. Naka-ano tayo. O, doon muna. So, yun po. Ang sabi ng Pangulo, no, na na-detect na namin yung mga BS na yan sa pinatay yung ilaw. Na-detect na natin yung mga BS na yan sa simula pa lang ng aming buhay. Oh. And so, yung mga balimbing,
Oh, balimbing ang tawag sa inyo, yung mga lumilipat, yung napakabilis magdesisyon, no? Ayaw na namin sa pangulo, ayaw na namin kay PBBM. So, balimbing ang tawag sa kanila, no? You know, all medyo expect, hindi not surprising, talagang magbabalimbing yan, ganyan talaga mahina yan eh. So we were not, those were not surprised, and I'm happy to say that those who I considered my friends that I had a relationship with remain my friends. Yeah. Ayun. Yung mga balimbing nga daw po, ang gulo. Mamaya na. Oh, yung mga balimbing nga daw po, mga kababayan, eh, kumbaga, talagang nandyan na yan. Lalong-lalo na sa larangan ng politika. Si Kai. Oh, mga kababayan, eh, nako, dapat po yung dapat, saglit lang, dapat po yung mga ganyan, eh, hindi na pinapakinggan. Alam niyo po yun. O, diba? Say hi ka nga. Hi. Dapat po yung mga ganyan, eh, wala, huwag niyo nang pakinggan. Dahil alam na ma'am natin kung ano lang yung mga gusto niyan, eh. At kung bakit sumusuporta dati at biglang tumiwalag. Ngayon, eh, sinisiraan na po ang ating gobyerno. Diba? Ang pangit ako po yung ganun. Halata na may sariling kagustuhan lang. Di po ba? Halata na pang sarili lang yung kanilang iniisip. Hindi po para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Ayan, buti naman eh, medyo nanggulo pa, ano? Eh, muli po, mga kababayan, yung pong ating mga susuportahan, yung pong mga ating mga panonoorin, eh, kahit pa paano po sasalain natin, no? Hindi yung basta, oh, si ganito, si Kat, oh, paniwalaan natin yan. Dahil po, ngayon, hanggang ngayon po, patuloy pa naman din po ang ating gobyerno na ang kagustuhan nila at ang tanging layunin nila ay mapaganda at mapaangat po muli ang Pilipinas, di ba? Nagtataka ako doon sa iba, ano? Wala pang isang taon, bitawan na. Sabi ko, medyo ito yung mga malalapit, ha? Siguro, humingi, hindi na pagbigyan. Eh kaya, ang ginawa na lang, pinipilit sirain ang ating Pangulo ngayon. Di ba? Parang ganun lang yung logic eh. Isa lang yung logic, mga kababayan, at wala na akong ibang makitang dahilan kung bakit ganun sila ngayon. Ano? Hindi naman natin sila masisisi. Siguro masyadong umasa. At yun na lang siguro ang pagkakakitaan. Eh, mahirap din po yun kapag yun lang ang pagkakakitaan. Maaalangan po ang ating gobyerno. Maaalangan po ang kaban ng bayan sa ganun, mga kababayan.